or the speed of Gabonillas. Wow! Wow! Pakilala ko muna sa mga tao, baka may mga hindi pa nakakilala sa'yo. Ako nga pala si Mel Fajardo, taga Agusan del Sur. Iba't ibang boksingerong kinaharap, pero iisa lang ang naging resulta. Sa kamay ng maladilubyong kamao ng kababayan natin na nagmula pa sa Mindanao. Ang kanyang mga impresibong panalo na hinain at inambag sa kulturang kinahiligan nating mga Pilipino ay nagsilbing pampagana at pangbuhay dugo upang manumbalik ang sabik ng kapwa nating Pilipino na muling suportahan ang ating magigiting na pambato sa kanilang labang kakaharapin. Si Miel Balinton Fajardo, o mas kilala bilang Miel the Silent Assassin Fajardo ng Philippine Boxing. Pinanganak noong buwan ng Enero taong 2000 sa bayan ng San Francisco, Agusan del Sur. May magandang kartadang na isimento sa kanyang listahan na 11 panalo, isang boksingero lamang ang nakalusot sa kanyang bagsik at dalawa ay tumabla. Habang 10 naman sa kanyang mga nakasagupa ay umuko sa lakas ng kanyang mga kamao o may 90.91 knockout percentage. Isang orthodox fighter na may 5 feet 4 inches na height at may 65 cm reach ng mga kamay at kasalukuyang dumidigma sa light flyweight division. Nagtala at nagkamada din sa kanyang talaan ng mga makaagaw buhay na panalo at tinatapos ang kalaban sa maiksing oras lamang sa unang round. Halina't balikan natin ang mga laban na lalong nagpaingay sa upcoming rising star ng ating bayan at alamin kung gaano nga ba kadelikado kalaban ang silent assassin, Miel Fajardo, sa ibabaw ng lona. Taong 2022, buwan ng Hulyo, nang kaharapin niya ang kapwa Pinoy at veterano na sa larangan na si Richard Claveras para sa isang 10-rounder non-title bout na ginanap sa SM City, San Lazaro, Manila. Dito ay pinalasap ni Miel Fajardo sa kapwa Pinoy ang lakas ng kanyang kamao sa pamamagitan ng isang left uppercut sa katawan na siyang nagpatupi at nagpaluhod sa kababayan sa lona. What a body punch there! What? At mailista si Claveras bilang pangatlong boksingerong pinaayaw niya sa loob lamang ng unang round. Sa kaparehas na taon, taong 2022, buwan naman ng Disyembre, lumipad si Miel Fajardo kasama ang kanyang kampo sa Bangkok, Thailand, upang kaharapin ang Thai boxer na si Sarawut Jamtong para kunin at iuwi sa Pilipinas ang kanyang kauna-unahang titulo na Asian Boxing Federation Flyweight title. 6 segundo at 1 suntok lamang ang kinailangan ni Miel Fajardo para patulugin ang kalabang Thai fighter sa ibabaw ng lona. Na nagresulta naman para matagumpay na mahawakan ni Miel Fajardo ang kanyang unang titulo at ibandera ang lahing Pilipino sa labas ng ating bansa. Ngayong taong kasalukuyan, buwan ng Agosto ay muli na namang nagpakita ng isang makatindig balahibong performance ang Silent Assassin ng Agusan del Sur. Sa katatapos lang na laban na naganap sa Lapu-Lapu City, Cebu, kinaharap ni Miel Fajardo ang papausbong at kapwa niya sinusubaybayang prospect na may bansag na angas ng Cebu na si John Paul Gabonillas para sa 12-round bout sa Oriental and Pacific Boxing Federation Light Flyweight title.
Unang pakawala pa lamang ng isang right overhand ni Miel Pajardo ay agad nang bumagsak at gumulong sa lona itong si Gabonillas. Speed of Gabonillas! Wow! Wow! Pinilit man tumayo at makabalik sa ulirat ng angas ng Cebu ay handa naman nang tapusin ni Silent Assassin Miel Pajardo ang laban. Nang paulanan siya nito ng malalakas na kombinasyon at nagpabagsak muli sa angas ng Cebu sa pangalawang pagkakataon sa lona. What a left hook there by Fajardo! Wala nang 2 minuto ang natitira sa oras ng round 1 ay pinakawalan na ni Miel Pajardo ang kanyang pamatay na left hook na siyang nagpabagsak ulit at nagpahinto na sa angas ng Cebu Jean Paul Gabonillas sa laban. And that's another left hook there by Jean Paul Hardo, knocking out Jean Paul Gabonillas. Hindi pa man nabibigyan ng mataas na atensyon ng mga kilalang promoter si Miel Pajardo ay hindi malayong balang araw na siya ang muling mag-aangat ng bandilang Pilipino sa ibang bansa at humakot ng mga titulo sa kanyang dibisyong nilalaruan.